Ayan, isang magandang araw po sa inyong lahat. This is Youth TV. At kung bago ka lamang po sa aking YouTube channel, don't forget po to subscribe, likes, and please comment down po para alam po natin ang mga problema natin tungkol sa isang ola. At para mayroon akong ma-share at mayroon kayong malaman kung ano nga ba ang gagawin kapag kayo ay isang biktima or naharas sa mga ola agents or ola company na yan. Ayan, ngayon po pag-usapan po natin ang mga ola na may tanong po kasi is bakit, kung nag-visit po ba sila sa mga house or sa mga lugar ninyo? Well, para sa akin, hindi po sila pumupunta sa lugar ninyo dahil takot po silang malaman ang kanilang identity. Takot po silang malaman ang kanilang lugar at takot po silang malaman dahil ang ginagawa po nila is illegal. Yes, paano ko nasabi na illegal? Dahil unang-una malaki yung interest nila at hindi tama yung ginagawa nila ginagawa nila sa inyo or sa atin na nangaharas sila sa atin kapag hindi tayo nakakapagbayad at hindi maganda yung mga tinetext sa atin. Tinatawagan tayo mga pananakot, paninira sa ibang tao at yung iba is pinupost pa sa social media. Yung tanong ninyo na kung nagbi-visit po ba sila is hindi po nila yan ginagawa. Para po sa akin, hindi po nila yan ginagawa. Kung nanonood po kayo ng mga balita, news, na kapag sumasalakay po yung mga PNP and etc. sa kanila is nagtatakip po sila ng kanilang mga mukha. Dahil yun na nga po, takot po silang malaman yung kanilang identity. Dahil illegal po talaga yung ginagawa nila. Kaya po sa lahat ng mga ola victims na nanonood po ngayon is huwag po kayong matakot. Hindi po nila gagawin na puntahan kayo sa inyong lugar. Hindi po at kung anong pamang ola apps na yan, yung mayroong kayong utang or hindi nyo nabayaran, huwag kayong matatakot. Dahil lahat ng kanilang ginagawa sa inyo is hindi po tama. Oo, nagkasala kayo, oo, nagkautang kayo, pero hindi ibig sabihin na haharasin na kayo, tatakotin na kayo. You know, mga ka-Youth TV, lahat naman talaga ng bagay is nagagawa ng solusyon. Huwag na huwag kayong matatakot, labanan ninyo ang inyong sarili, huwag kayong mamroblema dahil hindi yan ang makakapag-ahon sa inyong problema. Yung kapag pinoproblema nyo yung isang bagay na alam nyong tinatakot kayo, alam nyong hindi na tama yung ginagawa sa inyo. Kung ako sa inyo, tingnan nyo yung mga past videos ko, makakatulong yan sa inyo. Ayan. Bye-bye.